Hello guys, ayun nga, it was my 24th birthday kahapon and I wanted to record something na sobrang memorable na pwede kong i-share sa inyo for my birthday. Yung pareho tayong may matututunan and yung may sense talaga. Sobrang special nito guys and these are the 24 things I've learned in 24 years. Number 1, always remind those people that you love na mahal mo sila. Huwag ka mahihiyang magsabi ng I love you or I miss you kasi they're not here forever, kaya sabihin mo na hanggat may chance ka pa. Tanggapin mo kung sino ka talaga. Huwag mong itry baguhin yung sarili mo para mas maging cool ka or para matanggap ka ng iba. Mas magiging masaya ka kapag tanggap mo yung sarili mo. Walang pattern ang buhay. Huwag mong i-pressure yung sarili mo na dapat ganitong age. Nakagraduate ka na, may work ka na, may family ka na, may kanya-kanya tayong time. It's okay to have goals kung yun talaga yung gusto mo. Pero kung pinipressure mo lang yung sarili mo kasi yun yung normal sa iba, then you're not really doing it for yourself. Okay lang magkamali. Ang mahalaga yung matutunan ka. Maraming kang makikilalang tao. Yung iba, magiging kaibigan mo pa. Pero hindi sila lahat magsistay. May mga darating, may aalis, ganun talaga. You just have to enjoy the moments na nandyan sila and i-treasure mo yun. Hindi lahat ng tao magugustuhan ka. And okay lang yun. Hindi mo na problema yun. Problema na nila yun. Piliin mo yung mga pagkakatiwalaan mo. Kasi hindi lahat ng mabuti ay may care at totoo sa'yo. Yung iba, may kailangan lang at may makukuha sa'yo kaya mabait. Face your fears. Magiging proud ka sa sarili mo in the end kapag nagawa mo na. Kung mamatay ka, namatay kang fearless. So papalitan mo yung mga kabarkada mo at yung mga kaibigan mo. Pero yung family mo, hindi mo mapapalitan at di ka makahanap ng iba. Kung may mga tao man sa mundo na talagang mahal ka, family mo yun. Always try something different. Life is too short at sobrang boring if you always stick to that one thing na nagawa at alam mo na. Let go of the things na hindi para sa'yo. Huwag mong ipilit yung mga bagay na hindi nilaan para sa'yo. Kasi nakalaan yun para sa iba. May mga bagay na darating na para sa'yo talaga. Always smile kasi nakaka-inlove yun. Mag-travel ka, mas marami kang matututunan and mas ma-appreciate mo yung buhay. Mahal, pero kaya mong pag-ipunan yun. Mas importante yung experience na makukuha mo kumpara sa kahit na anong material na bagay. Money isn't everything. Hindi ka mapapasaya ng pera. May makakaaway ka pa nga eh. Live for today. Okay lang na isipin mo yung kahapon or yung bukas, pero yung ngayon, eto, hindi mo na ito mababalik. Love your parents. Sabi nga nila, we are so busy growing up na nakakalimutan na natin na they're also growing old. Nabasa ko to somewhere and sobrang totoo. Lagi ka may ipag-communicate sa mga taong importante sa'yo. Kaya huwag ka mahihiyang unang mag-message. Kung importante pa rin sa'yo yung tao na yun, message mo na. Pero huwag kang maghabol. Kung hindi niya na-appreciate yung love at effort na binibigay mo, then you deserve someone better. Hayaan mo siya. Matuto kang makontento. Huwag mo i-compare yung blessings mo sa blessings ng ibang tao. Kasi hindi ka magiging masaya. Always give. Tinuro sa akin to ng mami ko. Dapat laging bukas yung palad mo para pati yung blessings makakapasok pa rin. Kapag sinarado mo yung palad mo, yung blessings hindi na rin makakapasok. Listen to your mom kasi 101% tama sila. Dream big kahit yung mga bagay na iniisip mo at sinasabi nilang imposible. Kasi wala namang point kung yung mga bagay na i-dream mo lang ay yung mga bagay na posible naman. Hindi ibig sabihin masaya ka, okay na yon. Isipin mo rin kung masaya yung ibang tao. Making other people happy will also make you happy. Always remember that God loves you. Kahit nakalimutan mong mag-pray, nakalimutan mong magsimba, lagi siya nakikinig sa mga bagay na gusto ng puso mo. Pero mag-pray ka pa rin. At last, 24, sobrang bata ko pa. Sobrang dami ko pang may experience, sobrang dami ko pang matututunan. And kung mas bata ka pa sa akin, mas marami ka pang matututunan. And I think that's exciting.